namatay sa krus, kung hindi tayo papatawarin. Lahat ng magsisisi, mapapatawad yan, sure. Kahit anong kasalanan, di ba? Kasi walang kasalanan mas malaki kay Jesus Christ. Yan, ang maganda. At ang maganda pa nito, class, kahit na gano'ng karaming kalukuhan yung ginawa mo dati, pag nagsisi ka, hindi pwedeng halungkatin yung mga nakaraan mo. Alam, gusto niyo ba yun? Bawal, bawal maghalungkat ng nakaraan kung nagsisi na. Ang naghalungkat daw, sabi ni Ellen White, ang naghalungkat daw ng nakaraan, yung mga nagsisi na, hinahalungkat pa, gawain daw yun ni Satanas. So, magsisi lang tayo, patawarin tayo ng Diyos, as quickly as pagkisap mo ng mata, yun daw kasi ang pinakamabilis na panalangin, na nasasagot na panalangin, ay yung panalangin ng repentance. Manalangin ka ng kotse, bahay, at saka house and lot, at saka lupa. Baka after 10 years pa yun. Pero, yung pag nanalangin ka ng kapatawaran sa kasalanan mo, immediately, papatawarin ka ng Diyos, i-erasin yun. Galing, no? Tapos ang maghalungkat ng mga nakaraan mo, na kasalanan mo, ang tawag doon, accuser of the brethren. Kasi nagsisi ka na, tapos, so, mga na yun, ginagawa nila yung gawain ni Satanas, sabi ni Ellen White. Yung hinahalungkat nila yung mga pinagsisihan mo na. Galing, no? Oh, yun ang ating pangsangga. Nagsisi na ako, di ba? At ako, marami akong nalalaman ng mga kasalanan. And kaya kong dikdikin yung mga kakilala ko. Kaya lang, parang pinipigilan ako ng banal na espiritu minsan. So inisip ko, siguro nagsisi na yung tao kasi hindi ako makasalita Alam ko, pero hindi ko masabi, hindi ko parang hinahadlangan ako ng Holy Spirit. Iniisip ko na lang, siguro nagsisi na yun, kaya hindi ko, kaya pinuprotektahan siya ng Diyos sa mga, so yan ang maganda kasi lahat tayo may kailangan ng protection din ng ganun, di ba? Yan. And gusto tayong maligtas ng Diyos. Ang Holy Spirit ang nagkukonsensya sa atin. Dati ninakaw ko yung nung Jollibee. Alam niyo ba yung number? ninakaw ko, pinagmamalaki ko pa. Nag-drive ako sa van ko, may Jollibee sa harap. No? Teacher ng AFP. Pero nakonsensya ako, yung Holy Spirit ang kukonsensya sa atin. So, sabi ko pa, paano kayo ibabalik yun na hindi ako mapagalitan? Nilagay ko sa loob ng yung paper bag. Tapos pumunta ako, bumalik ako. Nilagay ko sa CR, iniwan ko na doon, sumalis na ako. O, at least nabalik ko. Yan. Nung college din ako, alam niyo, pag nag-i-install tayo ng software, may nakalagay dyan end user license agreement. Mali, yata itong ginagawa ko. Pirated itong ginagawa ko software. Lahat ng software sa buong mundo, in-install ko sa computer ko. Bibili ako ng mga installer. E-commerce po? Come in. Yeah. Lahat ng installer sa na pirated. Titingnan ko lang ang oras natin. Malapit na. So, na-convict ako ng Holy Spirit na mali yung, wala pang e-commerce law noon. Kasi yung e-commerce law 2000 pa. Yung about software piracy and others. Estudyante ako 1996. So, noong 1998, 2 years before nagkaroon ng e-commerce law, na-convict ako ng Holy Spirit na ititigil ko na lahat ng paggamit ko ng pirated software. Nauna pa ako sa batas. Hindi pa illegal ang pirated software sa Pilipinas, pero unethical siya kasi paano ako magagawa ng software? Tapos ako nagnanakaw din ng software. Paano ko ibibenta yung software? Alam mo yun. Magbibenta kayo ng book. Tapos ninanakaw niya rin yung book galing kung saan. So, wala. So, since 1998 yata, anong second year college ako, sabi ko hindi na ako aasa sa hindi na ako gamit ng pirated software. Pag bumagsak ako sa klase dahil required kami gumamit ng pirated software, di bagsak, bahala na. Pero nung nag-klase kami tapos ang software ay pirated, sabi ko, pwede ba ako, sir, gumamit ng ganito? Ito bago yung Java. Ito na lang, lahat ng assignment, kahit anong grade, basta wag lang bagsak. So, dalawa tuloy yung natutunan ko, yung tinuturo niya at saka yung bagong software, di ba? So, mabuti na lang may Linux. Free. Oh, very nice. Natutuloy ako ng Linux. Napilitan na, mahirap kasi gamitin. Pero at least,
anong tawag dyan? Yung konsensya mo ba? Di ba? Free from ano, guilt. Creation, yan. Galing tayo sa unggoy, sabi ng iba. Pero, nandiyan pa rin naman yung unggoy. Kung galing tayo sa unggoy, ba't may unggoy pa rin? Dapat sana lahat naging tao yung unggoy. Di ba? O, kita nyo? Kung galing daw tayo sa unggoy, ba't may unggoy pa rin? Pero hindi. We are created by God. Meron din ang tao na genetic, ano, bumababa. Halimbawa, nagkakasakit. Pero walang genes na tumataas. Na, yung unggoy nagiging tao, ganun. Karamihan yan bumababa dahil sa kasalanan. So, yung aso lumiliit. May malaking aso, may maliit na aso.